Okay, ma'am. Start na po tayo ng purchase. Tapos si Ma'am Yomi, magbabayad siya ng 140 dito sa ating merchant store, Bersimon. Ayan ang QR code. Okay? So, sige, madam. Enter natin. Apo, MS. Ano po? MS 0621. Okay. Proceed. Ayan. Tapos shopping wallet. Select. Cash payment. Ayan. Enter ang amount. Ayaw. Biglang nag-ano. Ang hirap. Wala. Yan mo lang din. 140. Pero yung PS, okay. Ay yung transaction yun, password. Okay ba yan? 65. May starter niya, yan lang yan. Hindi yung bibili ako, okay. Sa remarks. Inyo. Yung remarks. Okay. Okay na lang. Okay na lang. Bali bibili kayo ng isa lang. Magkano ba yan? LED nga yan. Magkano pay now. Pay now. Submit. Submit. Yung patay-patay na yan. Ayaw na yan. Submit. Okay. So pagka-submit niya, so payment has been submitted. Ito naman sa merchant. Ano bang tatak na lang? Okay. So dito, re-refresh natin. Papasok po dito for approval ni madam. Click ito for approval. Okay. Ay, lalabas ngayon yung list ng transaction. Ito na yung binayaran. Boboy, 140, 135, 420 yung shopping credit. Ngayon for approval, kiklik natin itong reference. Nakalagay naman dito 140. Tapos may binayaran niya raw cash payment. Okay, ito yung kanyang mobile number. So, i-approve niyo po kung talaga na-receive niyo po yung 140. Pag hindi niyo naman na-receive, nag-command lang siya, eh wala naman talaga akong binayad, i-cancel niyo po. Kasi hindi naman nagbayad. Yan. Eh ngayon, nagbayad naman, di po ba? Kaya kiklik natin approve. So, pag-click natin yung approve, automatic process yung payment natin sa system. So, pre-approval yan. Makaka-receive ng text confirmation ito. Yung shoppers natin. Okay, sa transactions niya. Okay, so, approve na. Yan na. Okay, so recorded na po yung transactions. Pupunta na po siya dito sa approve list. So, yan na yung payment. Recorded na siya. So, payment has been completed. Yan. Okay, dito rin. Ganun din sa kanya. Ngayon, makaka-receive ng text ito. Makaka-receive